Planong kausapin ni House Speaker Sonny Belmonte si Pangulong Noynoy Aquino para gawing priority bill ang kanyang House Resolution No. 1 na layong amyandyahan ang economic provisions ng ating konstitusyon. Pero ilang mambabatas ang planong harangin ito dahil kapag nabago raw ang economic provisions, posibleng isunod naman ang political provisions, kabilang ang limit sa termino ng mga opisyal. May news to go si Sherian Torres. Determinado si House Speaker Feliciano Belmonte na isulong ang inihain niyang House Resolution No. 1 na nagsusulong na amyendahan ang economic provisions ng 1987 Constitution. Balak daw ni Belmonte na kausapin si Pangulong Noynoy Aquino para hilinging isama ito sa priority bills na bubuin sa pulong ng LEDAC o Legislative Executive Development Advisory Council. A change which will not automatically change things but will only unshackle the government from the fact that there are certain things that they're prohibited to do. Mas madali raw kasi mapausad ang isang panukalang suportado ng Pangulo, sabi ni Belmonte. Pero kung di raw ito tatanggapin ni Pinoy o ng LEDAC, di raw niya ito ipipilit, sabi ni Belmonte. Despite the fact that I am the speaker, I want these bills to pass on their own merits. Si anak Pawis Representative Fernando Hicap kontra sa charter change. Ang inihain niyang Resolution No. 13 humaharang sa anumang tangkang baguhin ng saligang batas. Ang pagbubukas daw kasi ng yaman ng Pilipinas sa ibang bansa, lalo na magpapahirap sa maraming Pilipino. Ibubuyangyang na no, sa mga dayuhan ng pwede ng yung 100% foreign ownership of land. Ilang unang tatamaan ito yung mga magsasaka. Manggagawang bukid, mga mangisda at mamayan sa kanayunan. Sabi ni Bayan muna Representative Carlos Arate, oras na amyendahan ang economic provisions ng konstitusyon, susunod na rito ang pagbabago sa political provisions gaya ng term limits. Kaya ang Makabayan Block, haharangin daw ito. Si Belmonte, iginagalang daw ang posisyon ng iba niyang kapwa kongresista. Pero sa ngayon, tinitingnan na raw ni Belmonte kung sino sa Senado ang pwede maghain din ng kaparehong resolusyon. Sherian Torres, GMA News.